Ang tanong sa atin ni Sir Rolly Amos TV, totoo ba na nakakabawas ng SEX drive kapag tumataba na ang isang babae? Totoo nga ba yung mga ganyang salitain ng iba na nababawasan ang yung gana ng isang babae kapag halimbawang tumataba na siya? Dahil sa ako ay mataba, guys, i-real talk ko kayo, ha? Pag-uusapan natin yung bagay na yan pagkatapos mag-subscribe sa akin channel and please consider to like na rin nitong video na to. And share also kapag ka nagustuhan mo ang ating topic for today's video. Ayan. So, totoo nga ba? Hindi po. May mga lalaki kasi, hindi ko nila lahat, ha. Tried and tested na po ito dahil sa mataba po ako. May mga lalaki kasi na nakalimutan ng iparamdam sa babae yung pakaramdam na mahalin ng sobra kahit na ano man yung size niya, kahit na nabago na yung kanyang aura, yung kanyang itsura, yung kanyang size. Hindi na siya tulad ng dating sexy, hindi na siya medyo firm pa yung kanyang dalawang bundok. Nagbago na kasi nga po, nagkaroon na ng anak. May mga ganun kasing tao, may mga lalaki kasi na bumabase lang sa panlabas. Okay? So, kapag halimbawang may mga lalaking huminto na sa pagpaparamdam kung gaano kakaganda, kung gaano kakasarap, kung gaano kakasexy, kapag naramdaman niya ng isang babae, alam mo yung tiwala niya sa sarili. Alam niyo yung mararamdaman niyo yun, eh. Ganon. So kung halimbawa ang isang babae is parang medyo shy na siya, parang medyo nawala na siya ng gana, iniisip ninyo ng dahil yun sa kanyang pagtaba. No! Kung halimbawang same pa rin yung pagpapadama ninyo, kung halimbawang same pa rin yung init na ipinapakita ninyo, ipinapadama ninyo sa kanya, mas mag-iinit yan, eh. Bilang ako kasi, guys, kung halimbawang ako pinaparamdam ng ganong init, sasabayan ko yung init. Kung halimbawang parang wala ng gana sa akin, parang ano din, eh, parang sampal sa aking mukha na wala ng gana sa akin. Ayaw ko kasi yung taong pinipilit ko. Ayaw ko kasi yung taong sinasabihan ko pang ganito yung gawin sa akin. Gusto ko nagkukusa. Gusto ko ipinapadama sa akin. Gusto ko yung ramdam ko na ako lang. Ramdam ko yung sarap na sarap sa akin. Ramdam ko na yung wala siyang pinapantasyang iba na sexing babae. Okay? So, wala sa aming mga tumatabang babae yung magpapagana sa amin. Nasa inyo pa din. Nasa inyong mga lalaki. So kung ang iniisip nyo ay tumataba na yung aking misis, wala na siyang gana, mali po yun. Nasa inyong pangingiliti, pangangarin nyo, nasa inyong pagpapainit kung paano kami magaganahan sa ganyang bagay. Okay? So hindi lamang yung, hindi solusyon yung maghahanap ka ng mas sexy. Hindi solusyon yung nakahanap ka na ng pwede mo maging kabit. Ayan. So, usong-uso yung mga kabit-kabitan na yan. So, kung halimbawa ang inyong mga misses, ang inyong mga partner is tumaba na, tumataba na, alam nyo, guys, acceptance is the key. Ipadaman nyo sa babae na siya pa din yung reyna ninyo, siya pa din yung pinaka-sexing babae, siya pa din yung pinaka-masarap na babae sa buhay ninyo. Sa lang yung babaeng dapat nakapokus kayo. Kapag naramdaman niya, ng isang babae, alam mo yung tiwala niya sa sarili. Alam niyo yung mararamdaman niyo yun, eh. Alam mo yung mapapa-thank you na lang si girl na meron siyang ikaw. Natanggap siya kahit ano siya, kahit ano paman ang kinalabasan ng kanyang itsura, kasi nga po, meron talagang mga babae na may cravings sa mga ganitong pagkain. Halimbawa, merong stress eater. So, ganon. May mga cravings sa mga babae na hindi matanggap ng mga lalaki, na gusto lang ng mga lalaki ipuro sexy. Ayan. So, kung halimbawa ang isang babae ay nagbago man ng itsura, hindi naman nagbabago ang puso.
Kapag mahal mo, tanggap mo kung ano man ang nagbago sa kanyang panlabas na katawan. Tandaan nyo guys, ang balat nagbabago, ang kinis nagbabago, ang itsura nagbabago, pero ang puso ang nararamdaman kung mahal ninyo ang isa't isa. Hindi yan magbabago, maglalas yan until mamatay kayo. Ayan. So, yan lang aking masasagot for today's video. Sana nagustuhan nyo ang aking sagot. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.